narinig po nating ebanghelyo ay isa sa mga misteryo ng tuwa sa buhay na ating mahaling ina. At ito ay yung tinatawag natin the visitation, no? Pagdalaw niya sa kanyang pinsang si Elizabeth. At dito ang larawan na sinabi ay nagmamadali. Nagmamadali siyang pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Anong kadahilanan kaya't siya ay nagmamadaling bumisita, pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth? Ito ay sa kadahilanang matapos ang announcement, no, ni Anghel Gabriel na siya ay magiging ina ng Diyos, ay sinabi rin ng anghel na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay sa kabila, no, ng pagiging baog ay naglihi at nasa ika-anim na buwan na ng kanyang paglilihi. At yon ang tinatawag na sign, no, palatandaan na ibinigay kay Maria upang siya ay manalig dun sa sinabi rin sa kanya na siya ay maglilihi, no, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yung tinatawag na virginal conception. Kung natatandaan ninyo, noong December 8 sa ating Ebanghelyo, tinanong niya yung anghel, Gabriel, paano mangyayari ito? Wala naman ako nakikilalang lalaki. No? At sinabi ng anghel, pinaliwanag, at subalit kahit hindi yun maintindihan ni Maria, ang kanyang sagot pa rin, maghanap nawa. Ako'y alipin ng Panginoon, maghanap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. So nanalig pa rin siya, at dito nga, yung paglilihi ni Elizabeth ay tanda na walang imposible sa Diyos, no? At si Maria ay nagmamadali na makita yung tinatawag na God-given sign, no, na mangyari sa kanyang pinsang si Elizabeth. Subalit, isa pang kadahilanan kung bakit siya ay nagpunta sa kanyang pinsan ay yung tinatawag na humanitarian reason. Si Elizabeth, matanda na, naglihi pa, kinakailangan ng tulong sa kanyang kalagayan. Kaya sa kanyang ika-anim na buwan na paglilihi, no, ay mahirap na yung kanyang kalagayan. At si Maria, kanyang pinsan, ay, no, naglakbay mula sa Nazareth papuntang Juda. Alam niyo kung kayo na napunta na sa Holy Land, ay hili. Hili yung lugar na yun, kaya mahirap maglakbay. At si Maria, buntis din doon siya ay nagpunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kaya makikita natin sa ating mahaling na, no, ay sensitibo siya sa pangangailangan ng kanyang kapwa, kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi na kinakailangang sabihin pa ng isang tao ang kanilang pangangailangan para si Maria ay tumalaw, para siya ay tugunan ang pangangailangan ng ibang tao, katulad ng kanyang pinsang si Elizabeth. Kaya makikita natin, no, yung mga unexpressed need, very sensitive si Maria dyan. Nakita rin natin yan doon sa wedding at Cana. Diba? Hindi naman nagsasabi yung mag-asawa na sila ay mauubusan na ng alak, pero nakita yon ng ating mahalang ina. No? At hindi na kinakailangan marinig pa niya ang pangangailangan ng isang tao upang tugunan niya ang pangangailangan iyon. At siya ay dumadalaw. At isa sa naging pagdalaw niya ay sa Guadalupe. No? Marami siya naging pagdalaw, iba-ibang lugar, alam natin, no? Different apparition sites, at yan ay nagiging pilgrimage site. At isa na nga doon ay itong Guadalupe sa Mexico. No? At noon, ang larawan ay madaling araw ng Sabado, ikasyam, no, ng Disyembre 1531, at mula sa kanyang nayon, isang Mexicanong balo, no, si Diego, ay naglakad patungo sa kumbento ng mga misyonerong Pransiskano. At doon sa kanyang paglalakbay, siya ay nagpunta upang magsimba at mag-aral ng katesismo. At pinagdiwang natin, no, noong December 9, ay yung kay San Diego naman. Walang ano-ano sa kanyang paglalakbay, nakarinig siya ng isang malambing na awit
sa Burol na tinatawag siya. At sabi ng tinig sa kanya, Juanito, Juan Diego, saan ka paroroon? Ako si Mariang Mahal, laging binghreng ina ng Diyos na totoo. At hinahangad kong magkaroon ng isang simbahan sa pook na ito bilang tanda ng aking pag-ibig, ng aking awa, pagtulong at paglingap. Ipatupad mo ito sa obispo ng Mexico. So, yun ang kanyang ninais, no? At yun din narinig natin sa ibang mga apparition sites, yun ang kanyang ninanais, no? Kaya nga doon sa Lourdes, di ba? Nagkaroon din ng simbahan doon. At yun ang atas ng ating mahalang ina, kaya Diego. At siya ay nagtungo doon sa obispo, ayon sa atas ng ating mahalang ina. At isinalaysay niya lahat ng nangyari, pati ang kahilingan ng ating mahal na Birhen. Subalit, syempre naman, hindi ka agad paniniwalaan. No? Sino ba naman maniniwala ka agad na matinong tao na bigla may lalapit sa iyo at sasabihin na, kausap ko ang mahal na ina. No? At ito ang ipinasasabi niya. No? So, hindi naniwala ka agad yung obispo. Hiningan siya ng katibayan doon sa kanyang nakita sa sinabi ng ating mahal na ina. At sa huling pagpapakita ngayong araw na ito, December 12, no, ng ating mahal na ina ng Guadalupe, inutusan ng Birhen si Juan Diego sa bundok, no, upang kumuha ng mga bulaklak. Yung mga bulaklak na kahit hindi panahon ng pamumulaklak, no? So pinupunta siya roon at nang magbalik siya, yung Birhen na rin ng Guadalupe, no, ang nag-ayos ng mga rosas sa kanyang damit, no, sa kanyang balabal na kung tawagin ay tilma, no, parang sako na parang sako ng bigas, no, doon, so doon nilagay yung bulaklak at sabi ng ating mahal na ina sa kanya, no, anak ko, ito ang katibayang dadalhin mo sa obispo, sa kanya mo lamang ilalahad ang iyong balabal. Kapag daka ay nagtungo si Juan doon sa obispo. At yon ang kanyang ikatlong pagpunta doon sa obispo ng Mexico. No? At nung siya ay nagpunta roon, nakita ng obispo at ng kanyang mga kasama yung kahanga-hangang mga rosas na nakalagay doon sa tilma. Dahil nga hindi ka panahunan, no, ay siya ay nanikluhod, pati ang kanyang mga kasama. At nasaksihan nila ang isang himala, ano yun? Himala ng larawan, ang magandang larawan ng Birhen sa tilma ni Juan Diego. At yun ang larawan na ating nakikita sa mga poster na ating binibigyang papugay. So ito ang makikita natin na pagpapakita ng ating mahal ina, pagpapadama niya na siya ay lagi nating kasakasama, no, sa anumang pangyayari sa ating buhay at siya ay dumarating kahit sa sandali na hindi natin inaasahan. Kung paanong siya ay nagpakita, hindi panahon ng pamumulaklak, no, pero siya ay pinapangyari ang imposible, no. Kaya tayo ay lagi, no, sinasamahan na ating mahal ina kahit may mga imposibleng mangyayari sa ating buhay, maaaring mangyari ito sa kanyang tulong, no, sa kanyang pamamagitan. Lalo ngayon, tayo na sa panahon ng pandemya, hilingin natin ang kanyang pamamagitan. At alam niyo, isang magandang nangyayari sa kanyang pagdalaw, no, may mga blessings na tayo ay tinatanggap. At alam niyo, ngayon po, no, dahil ngayon ay pandemya, ay mayroon pong inilahad ang obispo ng Mexico, no, na siya ay hinilingan ng ating Santo Papa na isang kahilingan at ipinagkaloob ng Santo Papa, no, sa pagdiriwang natin ngayon ang tinatawag na plenary indulgence, no, sa mga, no, pagpaparangal sa ating mahal na ina ng Guadalupe. At
Ano ba yung indulhensya? Ito po ay tinatawag na a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven. No? Ito yung tinatawag na no, plenary indulgences remit all temporal punishment due to sin and must be accompanied by full detachment from sin. No? So kung tayo ay mapagkakalooban ng indulhensyang ito, tayo ay mabibiyayaan, no, na hindi tayo magawaran ng temporal punishment sa purgatorio. No? Kaya ito po ay ma-avail natin ay inilahad ng mga kondisyon na ating dapat gawin para matanggap natin ang plenary indulgence na ito sa araw na ito. Ano-ano po yung mga kaparaanan, no, na dapat nating gawin? Narito po ang mga kondisyon. Pakitingnan po sa monitor. Una, prepare an altar or place of prayer to Our Lady of Guadalupe in your home. No? So maghanda po kayo ng altar, ng lugar ng dalanginan sa inyong tahanan. Ikalawa, participate through the media at one of the masses offered at the Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City. Actively participating in the Holy Eucharist as you would in person. That is with devotion and with exclusive attention to the Eucharist. At you can access po itong mga misa na ito via nandiyan po yung website. Siguro maganda kuhanan niyo po ng picture para mamaya ma-access po ninyo sa inyong tahanan, no, yung mga misa doon sa Basilica ng ating Mahal na Ina ng Guadalupe. At pangatlo, no, comply with the usual conditions to benefit from indulgences. Ano po yung mga usual conditions? Una, pray for the intentions of the Holy Father. Ikalawa, be in a state of grace after having confessed. Ikatlo, attend full mass. Maganda maka-attend po kayo dun sa Basilica ng Our Lady of Guadalupe. At kaapat, receive communion. Receive communion. So yan po mga kondisyon para matanggap natin ang plenary indulgence na tinatawag. At ito po ay bunga ng pagdalaw ng ating Mahal Ina. Lagi may kaakibat na blessing biyaya ang kanyang pagdalaw. At kung gayon ang ating Mahal Ina, ito rin sana ang maging tugon natin. No? Tayo rin ay tumalaw, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Mga may sakit, no, mga nasa bilangguan, mga naghihikaw sa buhay, at tayo ay magkaroon din ng katugunan tulad ng ating Mahal Ina sa pagdalaw niya sa kanyang pinsang si Elizabeth. Tinugunan ang pangangailangan sa paghihirap sa pagdadalang tao. At yun din sana ang maging tanging kadahilanan ng ating pagdalaw. Hindi dahil may pangangailangan tayo. Hindi para tayo ang tugunan ng ating dinadalaw. Hindi. Kundi tayo rin ang magdala ng katugunan sa kanilang pangangailangan, mga blessings, upang tayo ay makapagpasaya tulad ng ating Mahal Ina sa pagdalaw na ating mga isasagawa.